eto na mga kabasketball, Coach Tim Cohn, aminado na hindi uubra yung naging performance nila kontra sa Hong Kong dito nga sa magiging laban nila sa Chinese Taipei. At kay Soto, masusubukan yung depensa dyan nga sa 3-point area. At Mark Pingris, hindi na natutuwa sa ginagawa ng Pure Foods dito nga kay James Yap. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita kanina ni Denison Ray Dalupang para nga sa Inquirer.net ay sinabi nga ni Coach Tim Cohn na hindi uubra yung performance na ipinakita ng ating Gilas Pilipinas kontra nga doon sa Hong Kong dito sa magiging laban nila sa Chinese Taipei. Kasi nung nakaraan daw, halos lahat naman ginagawa yung lahat, no, para kumbaga maging maganda yung mga play nila. Yun nga lang, nagmiminti sila doon sa mga tira na dapat ay naipapasok nila. At naging overextended daw yung ating depensa, mga kabasketball. At pinapayagan natin yung mga kalaban na magawa nila yung mga bagay na hindi naman nila dapat gawin. So yun, mga kabasketball, yung sinasabi ni Coach Tim Cohn. Mahaba pa raw or malayo pa yung lalakbayin ng ating Gilas Pilipinas. At sana, no, pwede sana nating magkaroon tayo ng mga tweaks, mga adjustment, or yung mga ibang play na pwede nating gawin. Yun nga lang, siyempre, kung mas malakas itong Chinese Taipei, pagka ginawa natin magpabago-bago pa ng mga sistema na hindi natin masyadong na-master, baka magka-problema tayo. Especially kung ganoon pa rin yung magiging performance nitong Chinese Taipei doon sa naging laban nila sa New Zealand, kung saan na talagang muntik pa silang manalo ron, mga kabasketball. Kasi yun, gaya nung sinabi ko, fourth quarter, apat lang yung lamang doon sa 5-minute mark netong New Zealand. So sinasabi ni Coach Tim Cohn na hindi pwede na yung performance na ipinakita natin kontra doon sa Hong Kong, ganun lang din yung ibibigay natin dito nga sa Chinese Taipei. So maganda yan, mga kabasketball. At dito naman sa naging pag-uusap ni Naps Ganglani, no, credit sa kanya kasi nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-interview at magkaroon ng discussion dito nga kay Josh Bet, yung FIBA commentator, nagko-commentate din to sa Japan B-League. At sinabi nga rito ni Josh Bet na sa malamang ay gumamit ng SONA itong Chinese Taipei o yung 2-3 zone. Kasi unang-una, sabi niya, wala naman daw silang big man na pwedeng ipantapat sa center position, no, kay Kai Soto, at maging sa power forward dito nga kay Justin Brownlee. So mismatch talaga sila, mga kabasketball. So most likely ganon, magdo-double team talaga sila. Kumbaga adjust lang. Ayon naman dito kay Ganglani, mga kabasketball, nakashoot ng 10 etong Chinese Taipei doon nga sa 32 na 3 points na pinakawalan nila kontra nga dyan sa New Zealand. Ang mabigat daw kasi dyan, kung dadami, kumbaga tataas yung percentage niya. Halimbawa mag 50% sila, 16 3 points, mga kabasketball, medyo posible tayong masilat. At nakikita nila rito, mga kabasketball, na pwedeng kumbaga gamitin netong Chinese Taipei na ilabas si Kai Soto doon sa loob. So doon siya sa 3 padidepensahin, kung saan na, 'di ba, medyo mahihirapan si Kai pagdating sa bilis. At yung close out kailangan ni Kai, kasi hindi pwede yung trap defense, kasi baka mamaya ang ilagay na sentro ng kalaban tumitira din sa 3. So doon masusubukan yung depensa ni Kai Soto diyan nga sa ibabaw. Pero syempre, pagdating naman sa ilalim, merong advantage yan, may disadvantage yan. Pagdating naman sa ilalim, lamang na lamang si Kai. So yun yung magiging takbo ng laro diyan, mga kabasketball. At ito pa isa, no, itong sinasabi ni Mark Pingris, kasi nga doon sa video na inilabas ni Paul Artadi ay sinabi nga ni Mark Pingris, no, sabi niya kahit sino magalit, ito sasabihin niya, real talk, dapat daw itong si James Yap ay diyan sa Pure Foods mag-retire. So hanggang dyan muna, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.